Patuloy po ang GMA News sa pagiging aktibo sa paglaban sa paglaganap ng fake news dito po sa bansa. Sa dami ng impormasyong nababasa natin online o napapanood sa telebisyon, paano nga ba matutukoy kung alin dito ang tama? Yan po ang tinutukan ni Rafi Tima. Kung pagbabasehan ang pinakahuling survey ng Pulse Asia, 9 sa bawat 10 Pilipino sa buong bansa ang naniniwalang problema ang tinaguriang fake news. 68% sa mga sinurvey ang nagsabing galing ito sa internet at social media. Ang nagpapakalat daw, mga social media influencers at bloggers ayon sa 58% ng mga Pinoy. Sabi ng ilan sa nakausap kong taxi drivers, nabiktima na sila ng fake news. Nababasa ko tapos bukas makalawa meron akong mababasa na yung nabasa ko hindi pala totoo, ganun. Una maganda bungad eh. Tapos pagdating sa bandang ilalim makikita mo na parang iba na yung mga sinasabi. Pinakamalala daw noong pandemya at eleksyon. Pero ngayon, batid na raw nila ang problema. Meron naman ng paalala. Kaya hindi na rin kami basta-basta naniniwala. Ayon kay J. Mark Tordesilla, Senior Assistant Vice President for News and Public Affairs, Digital Media ng GMA, mahirap minsang malaman kung peke ang impormasyong napapanood o nababasa ng publiko. Pinapalala pa ito ng kagustuhang marami na mauna sa balita at ang tinatawag na confirmation bias. Pag-align sa views ng isang tao yung impormasyon, gusto natin maging totoo kaya naniniwala tayo agad. Without checking kung mapagkakatiwalaan nga ba yung source na yon. Ang GMA News aktibo sa paglaban sa maling impormasyon. Unang-una na riyan ang pagtitiyak na verified at totoo ang ibinabalita ng Kapuso Network. Inilalapit din ng GMA ang mga tamang impormasyon na ito sa lahat ng platform kung saan kumukuha ng balita ang publiko. Nagsasagawa rin ang GMA ng advocacy campaign at media literacy programs tulad ng Dapat Totoo Lecture Series. Paalala ni Tordesilla, lahat ng taong may access sa internet at social media at may kakayahang mag-share ng impormasyon, may tuturing ng gatekeeper tulad ng media. So importante na alam natin yung sinashare natin ay mapagkakatiwalaan. Mahalaga ang paglaban sa maling impormasyon dahil ibinabase ng publiko ang kanilang mga desisyon sa kanilang mga napapanood o nababasa, online man yan o sa mainstream media. Kapag mali ang pagbabasehang impormasyon, malaki rin ang posibilidad na mali ang kanilang magiging desisyon. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.